Halika, Christine. May ibibigay ako sa'yo. Sambit ni Anthony at hinela ako nito papunta sa kotse niya. Tapos na ang ceremony ng graduation namin at nauna na kaming lumabas ni Anthony. Naiwan naman si Mama sa loob dahil kausap pa nito ang advisor ko, habang ang tatlo ko namang kuya ay nagpaalam na pupunta sa comfort room. Ano bang meron? Tanong ko nang makarating kami sa parking lot kung nasaan nakaparada ang kotse niya. Saglit lang, wait for me here. Sambit nito at pumasok sa loob ng kotse niya. Hindi ko maiwasan na hindi lingunin ang mga estudyanteng tinititigan ako sa tuwing madadaanan nila ako. Panigurado akong dahil iyon kay Anthony. Dahil kasama ko ang gwapong lalaki na ito. Iyan yung valedictorian natin, hindi ba? May dalawang babaeng study auntie ang huminto hindi kalayuan sa kinatatayuan ko. Oo, at napakagwapo nga ng kasama niya sa stage kanina. Nakita mo ba, iyong nagsabit ng medal sa kanya? Kaya nga eh, hindi ba iyon yung nagpunta na rito sa school dati? Kung hindi man ako magkakamali. Alin, iyong pinagkaguluhan sa field noon? Oo, iyon nga. Oo nga no, parang siya nga iyon, yung inakala pa natin na artista. Sa tingin mo, boyfriend niya kaya yon? Hindi siguro, mukhang malabo. Baka naman kapatid niya lang. O di kaya ay pinsan. Sa bagay, baka nga. Napaka-imposible nga naman nun. Wala na bang ihihina pa ang mga boses nila? Kung mag-usap silang dalawa ay para bang hindi ko sila naririnig? O baka naman sinasadya talaga nila na ay parinig sa akin yun? Here. Sambit ni Anthony at iniabot sa akin ang bouquet ng bulaklak na hawak niya. Sunflower ang bulaklak na yon, isa sa mga bulaklak na nagagandahan ako. Para saan ta? Naiilang na tanong ko dahil mas lalong pinagtinginan na kami ng mga estudyanteng nadedaan dito sa harap namin ngayon. Hala, mukhang tama ka nga. Boyfriend niya nga siguro yon, gwapong lalaki. Muli pang sambit ng isa pang mga babae na kanina ko pa naririnig na nag-uusap. Binigyan siya ng bulaklak eh. Alam ko na narinig rin yun ni Anthony. Kaya't napatingin siya sa kanila at nginitian ang mga ito. Grabe ang gwapo nga talaga. Kinikilig na sambit ng mga ito at mabuti na lamang ay napagdesisyunan na rin nila na umalis. Ang sabi ko, para saan ka ko ito? Muli ko pa natanong sa kanya. Para sa'yo, sarcastikong sagot nito. Alam ko, alangan naman na ibigay mo sa akin to kung para to sa iba. Ganti ko sa kanya kasabay ng pag-irap ko. Hindi mo kailangan na bigyan ako ng ganito, hindi mo naman kailangan na mag-abala pa. Okay lang, Christine. At normal lang naman bilang boyfriend na bigyan ng bulaklak ang girlfriend niya sa araw ng graduation nito, pero teka, huwag mo isipin na binigyan kita niyan bilang parte lamang ng pagpapanggap natin ah. Regalo ko na rin yan para sa'yo, bilang pag-congratulate sa pag-graduate mo. Congratulations, Christine, proud ako sa'yo. Nakangiting wika ni Anthony. Napakahirap naman pala na pumasok sa isang relasyon, base sa mga itinuturo ni Anthony, para bang napakaraming obligasyon at napakarami na dapat gawin, bilang isang boyfriend at bilang isang girlfriend na rin. Salamat, Anthony, na ilang nasambit ko. Hindi kasi ako sanay na makatanggap ng bulaklak, buong buhay ko ay ngayon lamang ako nakatanggap ng ganito. First time ko ito ay kay Anthony pa talaga galing. At ito pa, sambit nito at may kinuha sa bulsa niya na isang maliit na kahon na may ribbon. Ano na naman yan? Ayos na sa akin itong bulaklak. Binuksan niya yung maliit na kahon at mayroon yung laman na singsing. Tila kumikinang ito ng matamaan ng sikat ng araw at ng liwanag para saan yan. Nauutol na sambit ko at tumingin sa paligid dahil baka may nakakakita sa amin at baka kung ano ang isipin nila sa amin. May hawak akong bulaklak, at may hawak naman si Anthony na singsing. Na kung titignan ng iba ay talagang iisipin nilang nagpo-propose ito sa akin, dito mismo sa school at sa araw pa mismo ng graduation ko. Nakaraan pa kasi napapansin ni Mom na wala kang suot na singsing, ang sabi ko na lamang ay hindi kasya sa'yo yung singsing na binigay ko noong nag-propose ako. Kaya ito. Sinamahan niya akong bumili last week, pero ngayon lamang ako nagkaroon ng chance na ibigay sa'yo to. Oo nga pala, Anthony, nasa akin pa yung singsing na tinutukoy mo. Hayaan mo na iyon, ayoko naman na iyon ang suotin mo mamaya sa engagement party natin na dalawa. Itong singsing na ito, ito talaga ang para sa'yo. At isa pa, hindi maganda ang alaala ng engagement ring na yun kaya nga't hindi ko na kinuha pa iyon sa'yo.
Teka, oo nga pala. Mamaya na nga pala yung engagement party na iyon. Anong gagawin ko? Bakit ba napakabilis naman talaga ng mga pangyayari ngayon? Nagulat ako nang bigla na lamang nalunguhag sa harap ko si Anthony. Teka, anong ginagawa mo? Sambit ko at bahagya naman ito na iniangat sa harap ko yung singsing na hawak niya. Hoy, nababaliw ka na ba? Ano ba ang ginagawa mo? Sambit ko at hinihila siya patayo pero matigas talaga ang ulo niya at ayaw nitong sumunod. Tumayo ka dyan, pinagtitinginan na tayo. Baka kung ano ang isipin nila. Sambit ko dahil unti-unti na kaming pinagkukumpulan ng mga tao rito. Woo, say yes na, miss. Hala, sana all. Tiyumo ka na, ang gwapo na niyan o, hindi ka natalo. Oo nga, say yes, say yes, say yes. Kanya-kanya ang sigaw ng mga tao at study auntie rito. Napahinga na lamang ako ng malalim. Hindi ko na alam pa ang gagawin ko. Maaari bang lumunin na lamang ako ng lupa upang makatakas sa kahihiyan na kinatatayuan ko ngayon? Ano ba ang pumasok sa isip ng lalaking ito para mag-propose sa harap ko sa pangalawang pagkakataon? Christine, will you marry me? Sambit nito kaya't mas lalong lumakas ang sigawan ng mga tao. Papatayin talaga kita, Anthony sa baulan. Mahina ngunit madiin na sambit ko sa kanya. Pwede bang yumo ka na? Nangangalay na kasi ako eh. Bulong nito, tila ingat na ingat kaming dalawa na huwag marinig ng iba. Ano ba't kailangan niya pa na gawin ito? Yumo man ako o hindi ay tuloy ang kasal. Dahil kahit gustuhin ko ay hindi na ako makaka-address pa. Malaking pera ang utang ko kay Anthony at isa pa, may usapan na kaming dalawa tungkol doon at hindi ko ugali na sumira sa usapan o hindi tumupad sa pangako. Anthony point of view. Kaagad na lumuhad ako sa harap ni Christine nang makita ko mula sa likuran niya na parating na sila Tita Christy at ang tatlong mga kuya niya. Sina Kuya Hunter, Kuya Alvin at Kuya Christian. Christine De Silva, will you marry me? Halata sa mukha nito ang labis na pagkagulat dahil sa sinabi kong iyon. Idagdag pa iyong dami ng tao na nakapaligid sa amin at mga nagsisigawan at naghihiyawan. Alam kong mas lalong ikagagalit ito ni Christine dahil marami ang nakakita at nakasaksi nitong pagpupropose ko sa kanya. Pero siguro naman ay maintindihan niya ako kapag naipaliwanag ko na sa kanya mamaya ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Hawak-hawak ko ang engagement ring na si Mommy mismo ang pumili para sa kanya. Sa tingin niya daw kasi ay bagay na bagay kay Christine yon. Simpleng engagement ring lamang ito na may napakaganda na diamond sa gitna. Kasing simple at kasing ganda raw ito ni Christine, ewan ko ba at gustong gusto talaga ni Mom si Christine, gustong gusto niya raw para sa akin ito at gustong gusto niya rin ang personality at katauhan nito, idagdag pa na napakagaling at napakatalino ni Christine. Talagang nakuha niya ang loob ng mami ko. Papatayin talaga kita Anthony sa baulan, napalunok na lamang ako ng sambitin ni Christine yon. Alam ko na may kalalagyan ako sa kanya pagtapos nito. Pwede bang yumo ka na? Nangangalay na kasi ako eh. Sambit ko, hindi ko na muna pinansin ang galit niya dahil mas nananaig ang kaba ko ngayon lalo na't lumapit na si Tita Christy kay Christine. Naiintindihan ko na si Christine. Ano nga ba talaga itong pinasok namin? Napakagulo, sobrang gulo. Kailangan ay mapasagot ko ng oo si Christine sa harap ng mama niya. Kaya't sana ay makisakay na lamang siya at huwag nang kumontra pa. Kahilingan nito ni Kuya Hunter. Na sinabi niya noong nagkasabay kami kanina sa comfort room noong nagbibitaw pa lamang ng speech si Christine bilang valedictorian ng batch nila, naabutan ako noon ni Kuya Hunter sa crane at tinititigan itong singsing na ibibigay ko dapat kay Christine. Para sa kapatid ko ba yan? Tanong niya noon at bahagya pa nga ako na napatalon sa gulat. Mabuti na lamang ay hindi ko nabitawan yung singsing. Oo, Kuya, para ito kay Christine. Hindi mapakali na sambit ko. Tila bigla akong nataranta, hindi ko alam kung bakit, huwag mo sabihin na magpo-propose ka ulit. Hindi kuya, ibibigay ko lang sana to sa kanya ngayon para may suotin siya mamaya sa party. Hindi kasi kasya yung unang singsing na naibigay ko sa kanya nung nag-propose ako. Kaya nga't hindi niya yun nasusuot. Sambit ko kahit kasinungalingan lamang ang iba doon. E di yan ang engagement ring ninyo. Umiti ako at tumango bilang sagot. Ang akala ko ay normal na singsing lamang yan na ireregalo mo para sa graduation ng kapatid ko.
Kung ganoon, bakit hindi mo yan ibigay katulad noong unang beses na binigyan mo siya ng engagement ring? Ano iyon, kuya? Naguguluhan na tanong ko. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya noong oras na iyon. Ibigay yan sa romantic na paraan, iyon bang nakaluhod ka sa harap niya? Pero kuya, Anthony, baka pwede na mag-propose ka muli sa kapatid ko. Nagtataka lamang na tinignan ko si Kuya Hunter. Noong araw na nalaman na lamang namin na engaged na si Christine, nabanggit sa akin ni Mama noon na nakakalungkot raw na hindi niya man lang nakita ang pagpo-propose ng mapapangasawa ni Christine. Kahit na nagalit siya noon, naisip pa rin niya ang bagay na iyon. Ibinulsa ko muna ang singsing dahil baka kung saan ko pa iyon mapatong at baka mawala pa. Matapos ay patuloy na nagsalita si Kuya Hunter at patuloy naman na nakinig ako sa kanya. Alam mo naman, nag-iisang babae ang kapatid ko, idagdag mo pa na bunso namin siya. Kaya't lahat ng bagay ay gusto na masaksihan sa kanya ni Mama. Naiintindihan ko naman iyon, dahil bunso rin ako at ganoon rin sa akin ang mami ko. Pangarap talaga ni Mama iyon sa kanya, ang magkaroon nito ng maayos na kasal, lalo pat hindi niya iyon naranasan. Kaya't humihiling ako sa iyo, Anthony, na kung maaari lang ay pagbigyan mo ako sa pabor na hinihingi ko sa iyo. Sige, kuya, walang problema iyon. Kahit alam ko naman na talagang maaaring maging malaking problema iyon, maliit na bagay lang naman iyon, kuya. At kahit ilang beses pa na mag-propose ako kay Christine ay gagawin ko. Sambit ko upang mas convincing ang pagpapanggap namin ni Christine kahit na minsan ay nakakakonsensya na. Pero bahala na, ang mahalaga ay maibigay ko sa kanya ang singsing bago maganap ang engagement party mamaya. At isa pa, hindi ko naman matatanggihan ang hiling ng kuya niya para sa mama nila. It's a yes, Anthony in. Hihiyandi ba ako? E gaganapin na nga ang engagement party natin mamaya, hindi ba? Peke nang umiti sa akin si Christine at tila pinandidilatan ako ng mga mata. Wala na itong nagawa nang dumating ang mama niya. Medyo nakahinga naman na ako ng maluwag. Tumayo at kinuha ko ang kamay ni Christine. Una ay nagmamatigas pa rin ito at ayaw iyon ibigay sa akin ngunit wala na siyang nagawa nang puwersahin ko iyon. Kinuha ko mula sa kahon ng singsing at dahan-dahan na isinuot iyon kay Christine. Mas lalong lumakas ang sigawan sa paligid at ngayon ay may kasama pang mga palakpakan. Ewan ko pero tila bigla na lamang akong natulala sa kamay ni Christine na ngayon ay may suot ng engagement ring. Pwede mo nang bitawan ang kamay ko. Sambit nito at mabilis na pumigla sa pagkakahawak ko. Tila may kakaiba na lamang akong naramdaman. Lungkot ba ito? Lungkot ba itong nararamdaman ko ngayon? Nang mapagtanto ko na dapat ay taong mahal ko ang sinusuotan ko ng singsing ngayon. Dapat ay si Zarina at hindi si Christine na naging fiancé ko lamang dahil sa isang malaking pagkakamali ng gabing iyon. Ashley, point of view. Saan ka pupunta? Tanong ni Mommy nang makita akong pababa ng hagdan nitong hotel. Nandito kami ngayon sa hotel na pagmamay-ari ng isa sa mga best friend at business partner ni Daddy. Dito kasi gaganapin ang engagement party nila Anthony at Christine mamaya. Sila ang nag-offer noon, nagamitin nito at dito ganapin ang party. Total ay inaanak ng best friend ni Daddy na iyon si Anthony. Bilang regalo na lang din daw at sila rin ang sumagot sa ibang gastusin. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aasikaso nitong venue nang maalala kong wala pa nga pala akong regalo for Christine para sa graduation niya ngayong araw. Hindi na nga kami naka-attend doon dahil sa ako ang in-charge sa pag-aasikaso ng lahat dito, katulong sila Mommy and Daddy. Si Anthony lamang ang nandoon ngayon sa graduation ni Christine. I'm going to buy gift for Christine, Mommy. Graduation gift ko for her. Oh, I thought na engagement gift. Kasama na din yun, Mom. Kayo ba, may gift na kayo for her? Baka may ipabibili kayo sa akin. Isasabay ko na po, mayroon na, di ba honey? Sambit nito at bumaling ng tingin kay Dad na may ka-text sa phone niya, yes hon. Ito nga at kausap ko na ang lawyer para sa mga papers noon. Sagot ni Daddy, wait, so anong gift yung tinutukoy niyo? Tanong ko. Na-curious kasi ako sa sinabi ni Dad na papers at may lawyer pang kausap. Bumili kasi kami ng house and lot sa Palawan at iyon ang ireregalo namin ng mami mo sa kanila. Wait, what? Gulat na tanong ko. Why? Gusto mo rin ba? Pwede naman kitang ibili.
Total ay dalawa ang pinagpipilian naming bahay at lupa doon ng mami mo. No daddy, I mean, bakit naman ang layo? Bakit naman sa province? Doon ba sila titira kapag kasal na sila? Well, it depends to them kung doon sila magstay for good or gagawin lang nila na bahay bakasyonan yon. Depende sa kanilang dalawa dahil sila naman ang titira. Ang dami-dami naman kasi na bahay at lupa na pwedeng mabili dito sa Manila, Dad. Ano ka ba? Siyempre ang ireregalo ko kay Anthony ay yung gusto niya. Don't you remember kung ano ang laging sinasabi ni Anthony noong bata pa lamang siya kapag nasa rest house natin tayo sa Batangas? Wika ni Dad. Alin? Iyong kapag katulad na siya sayo na may asawa at anak na, ang gusto niya ay sa maraming puno silang lugar titira. Iyong malayo sa city na hindi puro buildings ang nakikita. Sagot ko, makakalimutan ko ba yon? E sa tuwing makakakita siya ng mga puno ay ganoon ang sinasabi niya. Napakasimple daw kasi ng buhay doon, tila parang walang problema. Malayong malayo sa ingay ng syudad, sa lahat ng bakasyon ng pamilya namin, kahit noong bata si Anthony at ngayon na binata na siya ay pinaka na-enjoy niya talaga ang bakasyon namin sa mga probinsya, mapa Pilipinas man o ibang bansa, mas gusto niya na sa parang bukid at simpleng bahay ang tutuluyan namin kaysa sa mga 5-star hotel. Magkaibang magkaiba talaga kami ng kapatid ko pagdating sa ganoong bagay, napakasimple lamang niya, hindi maluho kaya nga't hindi na ako nagulat noong nakita ko kung anong klaseng babae ang pakakasalan niya. Simple lamang rin si Christine, walang kart arte sa katawan. At siya talaga ang tipo ng babae na babagay sa kapatid ko, excuse me po, Miss Ash. Sambit ng isa sa mga staff ng hotel kaya't naputol ang usapan namin nila, Dad. Yes, what it is. Nakangiting sambit ko. Tumawag po kasi yung mag-arrange ng mga flowers and other decorations, nagkaroon daw po kasi ng problema sa sasakyan na magde-deliver, tumirik daw po sa gitna ng highway. Pero tumawag na raw po sila ng tulong para maagapan ang aberya. Saan daw ba sila nasiraan? Sa NLEX daw po, Ma'am Ash. What? E ang layo pa nun dito. Gulat na sambit ko. Iyon nga po ang problema, Ma'am. Even if they already asked for help, ilang oras ang kakainin bago sila mapuntahan doon, at pati na rin kapag ginawa ang sasakyan nila. Napakalayo pa nila mula rito. And I'm sure na malilate talaga sila at baka hindi pa umabot. Napakahirap talaga mag-prepare ng bigla ang event. Ilang days ko lamang pin-repair ang lahat kaya't nagagahol at natataranta ako today. Idagdag pa iyong mga ganyang klase ng problema. Kainis, I'm really stressed na. But, hindi ako pwede na ma-stress ng bongga, bawal akong ma-haggard, kailangan na maganda ako sa party mamaya. Although lagi naman akong maganda, hahanap na lang po ba ako ng ibang mag-arrange ng mga flowers and decorations, Ma'am? Yes, of course. And you need na humanap right now, as in now. We don't have enough time na. Yes, Ma'am, masusunod po. Thank you, balitaan mo na lang ako ah. Aalis lang ako saglit, just call me if magkaroon ulit ng problema while I'm away. Yes, Ma'am, noted po. Thank you again. Walang anuman po. Nagpaalam na rin ako kila Mommy at Daddy at hiniram ang susi ni Dad. Wala naman kasi akong dalang car dahil sabay-sabay kaming tatlo na pumunta dito gamit ang iisang kotse. Be careful sa pagdadrive ha. Sambit pa ni Daddy, huwag kang masiyadong magmadali sa pagmamaneho. Kabago-bago ng sasakyan ko. Ibabawas ko talaga sa allowance mo yan kapag nasira o nagkaroon ng damage ang kotse ko. Biro pa nito, yes I will Dad, bye. What should I buy for Christine? A car, pero marunong kaya siyang mag-drive? Mayroon kaya siyang license? At isa pa, napakaraming kotse ni Anthony and for sure ay lagi naman siyang hatid sundo nito. Lalo na kapag kasal na sila at nakatira na sa iisang bubong. Kaya't mukhang hindi niya rin magagamit iyon, how about clothes kaya? Kaso, hindi ko naman alam ang size niya at masyado namang simple kung damit lang ang ireregalo ko. Same naman kung sapatos rin, what if designer bag na lang? Kaso, sa dating ni Christine ay mukhang hindi niya naman gusto ang mga ganoon. I don't know that buying gift could be distressing. Napakarami ko nang pinasukan na store-bought ang ending, sarili ko ang nabibilan ko. Look at all of these paper bags na hawak ko. Hindi ko na sila mahawakan ng maayos sa sobrang dami. But,
Deserve ko naman ito dahil stress ako today. Kulang pa nga ang mga naipamili ko na ito for me. Hi, do you need help? Sambit ng kung sino mula sa likuran ko. Teka, parang pamilyar ang boses niya. No, I'm good. Thank you. Sambit ko at tumalikod para makita siya. Hey. Hi Ashley. Nagtagpo na naman tayong muli. It's him. The blue-haired guy, yung lalaking may magandang boses na narinig kong kumakanta sa bar. Sabi ko na nga ba, it's you, kahit nakatalikod ay kilalang kilala kita. Makasabi naman siya nang kilalang kilala niya ako, eh this is the third time pa lamang na nagkita kaming dalawa. I'm sorry, what's your name again? Nahihiyang tanong ko, hindi ko kasi matandaan ang pangalan niya, sadyang namumukhaan ko lang siya at yung boses niya lamang talaga noong narinig ko siyang kumanta ang hindi ko nakakalimutan. Kiefer. Sambit nito, nakakapagtampo naman na hindi mo matandaan ang magandang pangalan ko, habang ang pangalan mo naman ay hindi ko makalimutan. I'm sorry, I'm bad at remembering things. Anyway, what are you doing in here? Pag-iba ko ng usapan. Bago ko sagutin yung tanong mo, akin na muna ang mga dala mo para hindi ka mahirapan. No, it's okay, I'm fine. Akin na sabi, it's okay ka pa dyan. Halata naman na nangangalay ka na. I said it's really okay. Ngunit talagang makulat ito at nagpumilit na kunin ang mga dala ko kaya't wala na akong nagawa. Well, it's kinda heavy at medyo nga lay na rin na talaga ang mga kamay ko. Hindi ko naman kasi alam na mapapabili pala ako ng ganitong karami, edi sana ay nagsama ako kahit isang maid namin o di kaya ay bodyguard. Sumaglit lang ako rito para sana bumili ng suit. Hindi ko naman kasi alam na formal na event pala ang tutugtugan namin mamaya. Casual lang kasi ang damit na nadala ko, sambit ni Kiefer at ngayon ay naglalakad na kami kahit pareho namin na hindi alam kung saan pupunta. Eh ikaw, mukhang marami itong pinamili mo ah. Ah, hindi naman talaga dapat ako magsha-shopping. Bibili lang sana ako ng regalo but I ended up buying things for myself. Regalo para saan? Para sa graduation ng sister-in-law ko. Hindi ko nga alam kung anong ibibigay ko sa kanya, iyong magugustuhan talaga niya. Bakit hindi bags? Or shoes? Iyon ang hilig ng mga babae, hindi ba? Suggestion nito. Sa tipo niya, hindi niya magugustuhan iyon. Napakasimple lang kasi niya at walang cart arte sa katawan. How about necklace, bracelet or earrings? Suggestion ni Kiefer. Iyon kasi ang madalas na ibigay ko sa ate at mami ko. Hindi rin kasi sila mahilig sa mga damit, mga bag o sapatos. Right, bakit hindi ko naisip yan? Sambit ko at mabilis na hinela si Kiefer papunta sa isang jewelry shop, kailangan ko nang magmadali. Medyo mahabang oras na akong nawawala sa hotel at napakarami ko pang dapat na asikasuhin doon. Bakit ba kasi inuna ko pa talaga ang pagsha-shopping na siyang nakadagdag kung bakit ako mas lalong natadulan rito sa mall? Good morning, ma'am and sir. Bati ng staff nang makapasok kami sa shop. Ano pong hanap nila? Couple ring, wedding ring. Sakto, marami po kaming nakasale ngayon. Miss, mukha ba kaming couple? Wika ni Kiefer. Napalingon tuloy ako sa kanya na ngayon ay nakatawa. Opo, sir. Bagay na bagay nga po kayo ni ma'am. Awkward naman nang umiti ako. No, we're not couples, miss. Hala, sorry po ma'am. Tila natarantang sambit ng staff. No, it's okay. Anyway, I'm looking for a perfect graduation gift. Can you recommend something for me? Pag-iiba ko ng usapan. Yes ma'am, sure po. Sambit nito at ginaid kami papunta sa kung saan nakadisplay ang mga jewelries nila. Mukha pala tayong couple eh at bagay raw tayo. Bulong ni Kiefer at sinaman ko naman ito ng tingin. Asa ka, irap ko sa kanya at tumawa lang ito ng tumawa. Sungit mo naman, nagbibiro lang naman ako. Ano po ba exactly ang hanap nila? Babae po ba ang pagbibigyan? Yes, that's for my sister-in-law. Actually, gusto ko ay yung simple lang sana, yung walang masyadong mga bato. Meron po kami rito ma'am. Simple lang po ang design niya and nakaset na po siya. Naglabas ito ng medyo may kalakihan na box ng jewelry. Set na po ito ng earrings, necklace and bracelet. White gold po ito ma'am. Binuksan niya ang kahon at ipinakita sa amin ang laman nun. May maliit na diamond ang earrings.
Kapareho ng pendant na nasa necklace at may kasama na simpleng bangle bracelet. I think I found the right gift for Christine. Bagay na bagay sa kanya ito. Simple lang at hindi nakakaagaw ng pansin dahil walang maraming bato. Originally, that's 1.8 million pesos po. But naka-sale kami ngayon ma'am. So makukuha niyo po siya ng 1.5 million na lang po. Wika ng staff nitong jewelry shop. Okay sige, I'll take that na. Sambit ko at inilabas ang wallet ko. Okay ma'am. Sambit nito at isinarado ang box at inilagay iyon sa silk bag at matapos ay inilagay ito sa paper bag. Teka, awat sa akin ni Kiefer. Why? Hindi ka ba nabibigla sa presyo, Ashley?